Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa basic principles in taxation. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa fundamental doctrines in taxation. Diba? Tama naman talaga na bago natin pag-aralan kung paanong magkwenta ng tax, nararapat lamang na unahin natin yung kanyang mga aral, yung mga doktrina sa taxation. Kasi as we go along, as we try to solve, bakit klinas, bakit minainos, bakit ganun yung ginawa sa pagkwenta ng tax, lahat ng bakit mo ay masasagot kung babalik ka sa simula, sa doctrine in taxation. Okay? Na basically, yun yung pag-aaralan natin ngayon. At yung ilan pa nga na mga mababanggit dito ay napag-usapan na dun sa mga nakaraang video discussion. Nga lamang, hindi natin sila tahasan or diretsyong pinangalanan. Sa pagkakataong ito, muli natin silang dadaanan ng mabilisan para ma-introduce ng mas formal. Okay? Magsimula na tayo. Again, ang topic natin, fundamental doctrines in taxation. At yung number one dyan is what we call the lifeblood doctrine. Simple lang yan, okay? Hindi mag-i-exist ang gobyerno, hindi siya mabubuhay kung walang tax. Hindi niya magagawa yung sinasabing multifarious activities kung wala nga siyang revenue taxes. Sa madaling salita, yung principle na yon ang nagsasabi na ang tax ang buhay, okay? Ang dugo ng gobyerno. Di ba hindi mabubuhay ang isang tao nang wala siyang dugo? Kaya yung konsepto na yon ay tinatawag na lifeblood doctrine. Alam nyo na yon, okay? Now let's move on with the second and third one. Na basically, collectively, they can be called as theories of cost allocation, okay? Yung number two, benefits received theory. Simple lang yan. Kung mas marami kang natatanggap na benepisyo coming from the government, dapat mas mataas ang bayaran mong tax. Okay? Dito naman sa number 3, ability to pay theory. Kung sakaling mas may kakayahan ka na magbayad ng tax, ability to pay, di ba dapat mas mataas ang dapat mong bayaran? Okay? Kaya nga ang tawag sa kanila, theories of cost allocation. Dapat na mas marami kang kinikita, let's say 400,000 ang kita mo, yung kapitbahay mo 200,000 lamang, therefore mas may kakayahan kang magbayad, di ba tama? Dapat mas malaki ang tax mo, okay? So yun yung number 2 and number 3. Simple lang din yan, alam na din natin yun, okay? Yung number 4 and number 5 ay ganun din. So basically yung 1 to 5 na pag-aralan na dun sa mga nakaraang video lecture, okay? Again, number 4 means Marshall Doctrine, okay? And number 5 is Holmes Doctrine. Basically, sa kanila ipinangalan yung doktrina. Kasi malamang, sila yung nagbanggit ng mga konseptong ito. Ang sabi sa Marshall's Doctrine, the power to tax involves the power to destroy. Kung naalala niyo yung discussion patungkol dun sa sigarilyo na maaaring lang patawan ng mataas na tax, okay? Kasi yung mga yun ay kasalanan, okay? Sin tax na nga, di ba? Yung tawag dun sa mga non-essential goods. Kasi gusto ng gobyerno na protektahan yung general welfare ng kanyang mga mamamayan. Therefore, maaari nilang i-destroy yung certain activity, yung certain industry through imposition of higher taxes. Yun yung sinasabi sa Marshall Doctrine. While ito namang Holmes Doctrine, siya yung kabaliktaran ng Marshall's Doctrine. It says, taxation power is not the power to destroy while the court sits. Actually, siya naman yung nagpagbibigay ng incentives dun sa mga negosyo, dun sa mga taxpayer. Okay, kung naalala nyo nga, let's say, parang BPO, call center industry, sasabihin nila, hindi muna namin tataasan ang taxes sa inyo para ma-encourage kayo na dito magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung tatayo nyo dito sa economic zone na aming ipuprovide para sa inyo.
Okay, so therefore, taxation also gives incentives, okay? Maaaring mababa yung tax, pero kung hindi naman nila gagawin yun, hindi naman mabubuhay yung ganung industry. So basically, at the end of the day, panalo pa din yung gobyerno. Again, yung Marshall and Holmes Doctrine ay nabanggit na dun sa tinatawag na regulatory purpose of taxation. Ngayon, pumunta na tayo dito sa medyo bago, okay? Number 6, prospectivity of tax law. Actually, it means to say kailan daw mag-take effect, okay? Yung tax laws. Kasi basically nga, di ba yung taxes, nanggaling siya sa lawmaking body? Ngayon, kung kailan mag-take effect, okay? Kailan maaapektuhan ang isang ordinaryong tao kung sakaling may tax na, na bagong batas? Ang sabi, prospectivity. Okay, what does it mean? Kung ngayon na inak yung bagong tax law, okay? Therefore, ngayon lang siya mag-take effect. Moving forward, hindi na maaaring balikan yung mga nakaraang panahon na iba yung tax law. Okay? Lalong-lalo na kung detrimental or kumbaga madadamage, okay, yung mga taxpayer. So halimbawa, okay, let's say naisip ng gobyerno, ng lawmaking body, taasan ang ating tax rate. Let's say from 20% gawin nilang 40%, okay? Maaari bang yung mga naunang panahon na kinita mo ay matax ng 40% yung bagong batas? E di syempre hindi. Okay, malamang ang epekto nun mula ngayon, moving forward. Ang classic example niyan yung nangyayari ngayon, yung train law. Okay, di ba nung mag-take effect yung train law, yung taxation rulings nung mga panahon bago ang train law, binago ba, in-adjust ba? Di ba maaaring hindi? Di ba hindi? Okay? Kasi nga, the effectivity of tax law is prospective. Okay, sana naunawaan. Let's move on. The 7th one, non-compensation or set-off. Bawal daw ma-offset. Okay? Ang taxes, walang compensation. By the way, huwag nating iisipin na ang terminology ng compensation dito ay salary, okay? Hindi po yun, okay? Yung compensation na to is the same as this set of bawal daw i-offset kasi obligation mo talaga yung magbayad ng tax. Ang ibig kong sabihin, maaaring may pagkakataon, may kokolektahin ka sa gobyerno, okay? Ngayon, may babayaran kang tax, okay? Pwede bang sabihin mo, i-offset ko na lang, hindi na ako magbabayad ng tax ko kasi meron ka din namang obligasyon, okay? The general rule is, syempre, wala. Hindi mo pwedeng i-offset yung mga ganung bagay, okay? Liba na lang kung sakaling nakwenta na yung taxes, kung may mga exemption na, na binabanggit. Pero generally, bawal ang offsetting. Kasi nga daw, ang tax ay obligasyon mo talaga na bayaran, okay? Eh, liba na lang, ito na nga yung isa sa mga exemption. Kunwari, sinabi nila na pwede, in a sense na, nakwenta na kasi yung tax na babayaran mo. At alam din naman ng gobyerno na may obligation din sila sa'yo. Therefore, pwede mag-offset. Kasi ka, parehas nang na-determine. Pero habang inaalam pa, okay? Habang inaalam pa kung magkano yung babayaran mong tax. Kasi let's say, merong litigation process. Hindi mo ba pwedeng sabihin, i-offset ko na. Walang ganun kasi nga, generally, the doctrine, non-compensation or set-off. Utang mo, I mean, obligation mo, yung tax sa batas, di ba? Na walang offsetting na nangyayari. Oh, let's move on with number 8. Non-assignment of taxes. What does it mean by assignment? Okay? Kung naalala yung topic na receivable, sa accounting, o parang ganun siya. In a sense na, ako yung dapat magbayad ng tax. Therefore, ililipat ko sa kanya. Or something like that. Okay? Non-assignment yun. Okay? So, assignment ang tawag dun. Non-assignment, in a sense na, bawal mong ipasa. Okay? Yung iyong obligation pagbabayad ng tax. Kasi ang gusto ng gobyerno talaga, ikaw dapat yung magbabayad niyan. No? Bakit mo ipapasa? Ay, ikaw nga dapat ang may obligasyon niyan. Okay? Bilang isang parang bahagi ng ano ng community. Okay? You have to pay for that. Kaya non-assignment of taxes.
basically, meron pa rin siyempre yung mga ilang mga technicalities, okay? That as we go along, we will discuss. Or kung ano man yung mga yun, basahin nyo lang yung exemption to the exemptions whatsoever. Basta ang binabanggit lang natin, kung ikaw talaga dapat yung matax, therefore, ikaw dapat yung magbayad. Hindi mo ba pwedeng sabihin na hindi na ako magbabayad? Lahat ng taxes ko sa kanya na dapat. Walang ganun. Non-assignment of taxes, okay? Next one is imprescriptivity. Ano? Imprescriptibility in taxation. No? Pasensya na kung ano. Anong ibig sabihin nito? Okay, nakakalito yan. So basically, related siya dun sa terminology na prescription sa law. Which means that is the lapsing of a right due to passage of time. Okay? Ang classic example niyan, let's say nag-squatter ka. Nakakita ka ng isang lupa, tinirikan mo ng bahay mo. Sabi mo, wala naman kasing may-ari, wala din namang backwood. Lumipas ang panahon, okay? Let's say, tumagal na kayo ng sobrang tagal, let's say, more than 50 years, okay? Maaari bang sabihin nyo, sa tinagal na namin nakatara dito, wala namang nagpapaalis, maaaring maging amin na itong property na ito, nakatatlong saling lahi na. So what does it mean? Nagpiprescribe, okay? Nawawala yung karapatan nung nauna sa'yo o nung isang tao through passage of time. Naglalapse, okay? Yung kanyang right, okay? Yun yung prescription na tinatawag. So again, okay? Kung sakaling meron kang property, siya nga pala, ano, bantayan mo yung bakuran mo yun. O sakaling may tumira dun, palisin mo, okay? Kasi pag hindi mo ginawa, baka mamaya maapektuhan ka nung pinatawag na nga na prescription. Kaya nga yung iba, di ba? Yung mga napapanood natin sa TV, okay? Hindi na daw sila maaaring paalisin kasi sobrang tagal na nila doon nang wala namang magpapaalis. Therefore, through prescription, nagiging kanila yung property. Ang sinasabi lang natin dito, sa taxation ay walang ganun, okay? Imprescriptibility in taxation. Sa madaling salita, let's say taong ito, neglect mong hindi binayaran na nga yung tax mo. Hindi ka nagbayad ng tax mo. Okay, pwede bang sabihin mo, oops, nakalampas ako sa taong ito, hindi ako nagbayad? Lumipas ang 5 taon, 10 taon, sabi mo, okay, nag-prescribe na yung obligation ko. Okay, nag-prescribe na siya. Therefore, hindi na ako pwedeng masingil ng BIR dahil nga lumipas na yung panahon, nagkaroon ng passage of time, okay? Ito yung element kasi dito sa prescription. Maaari mo bang banggitin yung mga yun? The answer is no. Pwede ka pa rin kolektahin ng gobyerno dahil yung taxes, okay, ay hindi naman nag-prescribe. Okay, so kahit matagal na panahon na yan, obligasyon mo pa din yan sa government. That is an enforced contribution na nga yung tax, okay? The next one is this what we call doctrine of estoppel. Anong ibig sabihin ng term na to? Okay, basically, sa partnership accounting siya unang lumabas o sa partnership na topic. Okay, yung partner by estoppel. Kumbaga, nagiging partner kayo. Okay, nagiging partner yung isang tao na hindi naman talaga kaabot-usap dun sa partnership. At may pagkakataon na pinaniwala nila yung isang tao. Okay, let's say si A at si B ang mag-partner, pero itong si C, okay, kinampihan ni B at sabi partner din daw siya. At itong tao na to, yung customer, okay, naniwala. Okay, ang tawag doon, partnership by estoppel, pwedeng habulin, okay, nung client, nung customer, itong si C at si B. Okay, dahil doon sa ginawa nilang kalokohan na nga. Estoppel, nagkukunwari sila. Wala naman talagang ganun, pero nagmumukhang meron, okay? Sa taxation, may tinatawag na doctrine of estoppel in a sense na hindi mo pwedeng idamay ang gobyerno kung sakaling merong estoppel na nangyari. Meaning, ang pinag-uusapan dito is yung empleyado ng gobyerno. Halimbawa, nagkikwenta ng tax, nagkamali, okay? Yung empleyado, yung public officer, let's say ang BIR, let's say, dapat ang tamang babayaran mo 500,000. Ang nakwenta niya 200,000 lang. Therefore, yun yung binayaran mo. Then later on, nalaman na talagang dapat 500,000 ang tax mo.
pwede bang maging defense, okay? Nung taxpayer at sabihin niya, "Oops, ang 'di ba harap tayo na tayo nagkwentahan, okay? Sabi mo 200,000, 'yan din naman ang tingin kong babayaran ko nung time na 'yon." Pwede ba niyang sabihin, "Hindi ko nababayaran yung tax na 300,000 kasi nga nakapag-usap na tayo dati pa. Di ba kayo din naman yung kaharap ko?" Pwede bang ganon? The answer is no. Okay? Hindi daw representation ng government yung kanyang mga empleyado. Therefore, walang estopel na nangyayari. Okay? Kasi from the point of view of public interest, dapat talaga kung ano yung tax na babayaran mo, yun yung ibigay mo. Hindi pa pwedeng maging dahilan na porket nagkamali yung public officer sa pagkikwenta ng tax ninyo, makakatakas ka na or hindi mo nababayaran. But rather, maaaring i-correct yun immediately. Okay, at the moment of discovery, maaaring i-correct na yun yung babayaran mong tax. Okay, yun yung sinasabi na doctrine of estoppel. Hindi mo pa pwedeng idamay ang government sa kung ano man ang kanilang kung ano man ang ginawa ng mga taong bahagi nito sa administrative or whatsoever. Okay, let's move on. This is what we call judicial non-interference, okay? Dito muna tayo sa terminology na judicial, okay? Kung naalala ninyo sa inyong mga basic subject nung senior high or nung kabataan natin na merong tatlong sangay ang gobyerno, okay? The executive branch, the legislative branch, and the judicial, okay? Something like that, okay? Judicial is something law, di ba? Sa mga korte, okay? Ang sinasabi lang dito, okay, sa mga batas, di ba? Hindi pa pwedeng gumawa ng batas at nagsasabing tatanggalin ang taxation or mawawala siya. Judicial non-interference. Bawal. Okay? Bawal gumawa ng ganung batas at sasabihin hindi na magkakaroon ng tax. Okay? Why? Because taxation is inherent power of the state. Kahit wala nga sa constitution, automatically meron ng tax. Maaari lang silang mag-prescribe, pero yung taxation itself, it will exist. Therefore, kung gagawa ka ng batas at papabulaanan mo or kukontrahin mo yung inherent power na yun, di ba mali? Di ba may contradiction dun? Kaya nga, again, okay, doktrina rin sa taxation yung tinatawag na judicial non-interference. Okay? Let's move on with number 12. Okay? Strict construction of tax law. Okay, actually, ito naman ay patungkol pa rin dun sa mga laws, tax laws na binubuo. Yung mga wordings. Okay? Ang sabi, strict construction. Meaning, kailangang i-interpret yung mga tax laws kung ano talaga sila. Dapat maliwanag siya. At ang application ay dapat sa kung ano talaga yung nakasulat. Kaya nga ang sabi, strict construction. Dapat hindi siya open for interpretation. Dapat sobrang maliwanag siya. Okay, so yun. Na basically, meron siyang dalawang under. Paano kung sakaling nagkaroon ng vague tax law? When we say vague, medyo malabo, medyo magulo. Nagsulat nga ng tax laws kasi nag-evolve din naman yon through our Congress, di ba? Pero medyo malabo, hindi ganun maintindihan, okay? Open for interpretation, for debate. Yung ibig sabihin ng tax law, it is vague. Ngayon, anong gagawin? Okay? Basically, mayroong dalawang party sa taxation. The government and then the taxpayer. Ang papaburan sa pagkakataong yun ay yung taxpayer. Kasi when we prepare tax laws, malamang sinong magbabayad. Eh, therefore, yung taxpayer. Eh, magulo. Okay? Medyo vague yung tax law. Therefore, sino ang dapat mabenefit? Malamang yung taxpayer, ay magulo yung tax law ninyo, tapos kita tax nyo ako, ay gulo-gulo ng rulings. So therefore, okay, mababaliwala kung sakaling ganun at vague yung tax law in favor of the taxpayer ito. Okay, ito namang vague exemptions law, ano naman yan?
Kasi may mga pagkakataon na nga na nagbibigay ang gobyerno at sasabihin nila, exempted ka. Okay? Meaning parang sa exam, hindi ka kasali, hindi ka magbabayad. Okay? Kung sakaling maliwanag yung batas na yon sa exemption, sinong pinaburan? Okay? Malamang yung taxpayer na exempted. Ay paano kung ganito? Malabo, vague. Okay? Vague yung exemption. So, what does it mean? Sinong mas papaboran natin? Malamang yung gobyerno naman. Kasi nga, ang idea, hindi kasi maliwanag kung paanong mai-exempt. Therefore, dahil hindi maliwanag yung exemption, as if there is no exemption. Therefore, yung taxpayer, hindi siya mabe-benefit. Kasi nga, okay, walang exemption in favor of the government naman. So again and again, when we say strict construction of tax law, dapat maliwanag yung batas. Kasi kung yan ay malabo, therefore, we will treat that there is no tax law. There is no exemption law. Because they are vague, okay? Strict construction again and again. Okay, let's move on. With number 13, patungkol naman ito sa double taxation. Okay? Actually, wala pa din namang batas na totaling magsasabi na bawal itong double taxation na ito. Nga lamang kung sakaling, okay? Kung sakaling direct duplicate taxation, therefore, yan yung nagiging oppressive na tax. Yan yung parang hindi ina-allowed. Okay? So again, ano ba yung double taxation? Konsepto lang muna. Palagi natin itong maririnig sa mga taong hindi naman nakapag-aral ng taxation. At okay lang yun, hindi naman lahat may subject na nga na ganito. Okay, halimbawa mayroong isang negosyante, lagi niyang sasabihin, ano ba naman yung gobyerno na yan? May binabayaran akong income tax, meron akong VAT, okay? Meron pa akong documentary stamp tax, meron pa akong kung ano-anong taxes, okay? Ang dami kong tax, hindi ba double taxation yun? Okay? Yun ang palagi niyong maririnig. Okay lang baga talaga na ang isang negosyo, madami siyang klase ng tax na ipinapataw sa kanya. And the answer is yes. Okay? Bawal lamang kung sakaling, okay, nagkaroon ng tinatawag na direct duplicate taxation. What does it mean? Basahin natin dito. The same subject is taxed twice when it should be taxed but once in a fashion that both taxes are imposed for the same purpose by the same taxing authority within the same jurisdiction or taxing district for the taxable period, okay, for the same taxable period and for the same kind or character of tax. Okay? Kailangan mangyari yung sobrang sinadami na binanggit na same. Meaning, yung isang subject sa tax, let's say yung business mo, ay tinatax ng dalawang beses, kung saan dapat isang beses lang, in a fashion, na dapat ganito yung scenario. Dito mo lang daw masasabi na meron ka direct duplicate taxation. Okay? Yung tax na yon ay ibinigay for the same purpose. Okay? Let's say tinax ka ng income tax. Tax kasi kumita ka. Pinatax ka na naman ng income tax. What does it mean? Same purpose. Okay? Direct duplicate taxation. Pero kung tinatax ka ng income tax, tapos tinatax ka na naman ng business tax, yun ba'y masasabi natin na same purpose? Eh di hindi. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Pwede kang magkaroon ng income tax kasi tax on income yan. Okay? Having an income privilege to make an income, pwede ka rin magkaroon ng business tax katulad ng VAT. Kasi nga, binigyan ka naman nila ng privilege to do business. Magkaiba yung to do business at saka to enjoy income. O, di ba? Magkaiba yung dalawang yun. Magkaiba siya ng purpose. So, let's say, isang negosyo, same subject, okay? Pwede niya bang sabihin direct duplicate taxation yung ganyang scenario? Di hindi. Kasi ang sabi dito, dapat, okay, imposed in a fashion that it is imposed for the same purpose. Parehas income tax. Eh, bawal yun. Okay? By the same taxing authority. Okay? Meaning, isa lamang na authority yung nagtatax. Halimbawa, BIR or Pilipinas ang nagtatax sa'yo. O therefore, yun yung ano yung sinasabing same. Pero let's say, nagkaroon ka ng income.
tinax ka ng Philippines, tinax ka ng USA, kasi kumbaga ikaw na may citizen din ng USA, masasabi din ba natin na yun ay direct duplicate taxation? The answer is no. Bakit? Magkaiba ang nagtatax, okay? Magkaiba ang sabi, direct duplicate taxation lang kung same yung taxing authority. Tinatax ka na ng gobyerno ng Pilipinas ng income tax, tinatax ka na naman ng gobyerno ng Pilipinas ng income tax. O di pa ulit-ulit, direct duplicate, okay? Pero again, kung ganito scenario, nagkaroon ka ng income, tinatax ka ng gobyerno ng Pilipinas, tinatax ka ng gobyerno ng Amerika, okay? Yun ba ay direct duplicate taxation? The answer is no, because it is not the same taxing authority. Okay? Ang sabi pa dito, within the same jurisdiction, yun na nga, yung Pilipinas na nga na yun, or taxing district, or the same taxable period, and for the same kind or character of tax. Ano pang ibig sabihin nun? Okay? Yung period din. Di ba usually per year? Okay, let's say, kumita ka ng 2020. Tinax ka ng income tax ng 2020. Then later on, kumita ka naman ng 2021. Tinax ka na naman ng income tax noong 2021. Pwede mo bang sabihin merong direct duplicate taxation? The answer is also no. Okay, bakit? Bakit? Kasi magkaiba naman siya ng period. Okay? Magkaiba yung 2020 kaysa dun sa 2021. Ang sinasabi lang ulit natin dito, magiging oppressive lang yung tax kung sakaling yung iisang negosyo ay tinatax ng magkatulad na tax. Okay? Same purpose. Okay? Same taxing authority. Okay? Same. Okay? Same taxable period, okay? Same kind, di ba? Same character. Therefore, we can say that it is oppressive. Pero kung sakaling hindi ganun yung sitwasyon, pwede mo pang maging defense itong double taxation? The answer is no. Kaya okay lang na yung isang negosyo may income tax, okay? May VAT, okay? May documentary income tax. Kasi magkakaiba nga naman siya ng purpose, di ba? Okay? Maaaring maulit-ulit yung next year. Bakit? Kasi magkaiba naman yung taxing period. Okay? At maaaring itax siya ng ibang gobyerno, ng ibang jurisdiction, di ba? Kung sakali, okay? Na let's say siya ay citizen din naman nung ibang bansa na yun. Okay? Yung sinasabing double taxation. Okay? Maraming nalilito doon. Maaaring yung ipaliwanag na dapat mangyari ito para masabi na yung taxation ay oppressive. Pero basically, nauunawaan din naman ng gobyerno na ang tax ay burden. So therefore, nagkikreate din sila ng mga exemptions, okay? Or crediting, okay? Mga pagbabawas-bawas. Yan. Sa isang bansa at saka yung isang bansa pa. Or marami mga rulings patungkol dito para din naman ma-minimize kung tinatamaan ka ng dalawang tax. Okay? Yun na nga yung tinatawag na nga na indirect double taxation naman. Okay, balikan natin. Let's say kumikita ka dito sa Pilipinas, ikaw isang Amerikano, pwede kang matax ng parehas na bansa. So therefore, nagkakaroon sila ng kasunduan. Okay, let's say kunwari, sige, hindi na namin itatax yung mga Amerikano dito. Provided, huwag mo rin itatax yung mga Pilipino sa Amerika, something like that. Nagkakaroon sila ng mga ganong klase ng kasunduan kasi nga nauunawaan nila yung tinatawag nga na double taxation. Pero basically, again and again, hindi pa naman talaga totaling illegal itong double taxation na to unless okay, it is oppressive in a sense that it is direct duplicate taxation na nga. Okay? Last doctrine in this taxation. This is what we call escape from taxation. Paano ba makatakas? Okay? Yung tipong nawawala yung taxes mo. Okay? Nababawasan. Something like that. Escape. Okay? By the way, maaaring meron pang iba, okay? Na mga ruling sa taxation po, ano? Okay? Na hindi dito nabanggit. Okay? Basahin nyo na lang. Okay? Ngayon, nagpapakita lang tayo ng 14. At maaaring yung kanyang legal implication ay hindi din naman ganun kalalim nating pinag-usapan. Kasi again, merong law sa taxation. Much better kung lawyer ang inyong pinakikinggan sa mga ganun. Tayo kasi mas focus ay syempre sa problem solving kasi accounting subject tayo. Ang ginagawa lang natin ay parang ini-introduce ng paunti-unti, okay? Yung mga fundamental doctrines in taxation. Kung sakali mong may counting error, whatever, therefore, pagpasensyahan nyo na may libro naman, you can comment, di ba? Or message us kung sakali nakita nyo na may mali. Okay, anyways, okay? Vlogger. So, 14
escape from taxation. No? Una, merong mga escape na kung saan walang nakokolekta yung gobyerno. No? Therefore, nawalan sila ng parang ano, revenue. Okay? Yung tatlo na to. Okay? Tax avoidance, tax evasion, and tax exemption. Tax avoidance is legal. Okay? In a sense that, ang BIR nga kasi, ang ang lawmaking body nga kasi, ang nagpo-provide ng batas sa taxation kung paano ang rule. Di ba? Parang ganun. Kung baga sa sayawan, sila yung nagbibigay ng beat, sila yung nagbibigay ng tugtog. Okay? Tapos ngayon, ikaw yung taxpayer, ikaw yung sasayaw. Okay, ang sabi mo, okay, iintindihin mong mabuti yung taxation rulings. Okay, iintindihin mo siyang mabuti. Pagkatapos, ang gagawin mo, uunawain mo siya in a sense na maaaring unti or mabawasan yung tax na babayaran mo in a sense that you interpret the law, okay, their tax law, okay, ng tama. At dahil nakakita ka ng parang butas, okay? Nakakita ka ng, yun kasi yung tugtog, therefore ito yung sayaw ko, ito yung pinakamagandang step. Therefore, nababawasan ko yung tax ko legally. Okay? So, yun yung tinatawag na tax avoidance. Minimization of tax in a legal way. Magbigay na lang tayo ng lumang example, okay? Bago yung application ng train law. No? Meron dating ano, rulings, okay? Ito na kung hanggang ngayon, na kung saan, let's say, donation, okay? Paguhin natin yung mga figures. Pero kunwari, ganito yung rulings, okay? Let's say, kunwari, pag nag-donate ka ng worth 200,000 per year, okay? Walang tax yun, kunwari lang. Ngayon, kung sakaling naging more than that, tsaka lang magkakatax, yung excess lang. So kung nag-donate ka, let's say, ng, ano, ng 250,000, therefore, matatax yung 50,000. Yung 200,000 exempt. Kunwari, yun yung rulings, okay? Per year daw siya. Okay, dahil alam mo yung, yun yung rule, anong ginawa mo? Okay, mag-donate ka. Sabi mo ganito na lang, donate ako sa'yo ng ano, December, okay? Donate ako sa'yo ng December, 125,000. Okay, matatax ba yun? The answer is no. O bakit? Eh kasi nga, wala pa siyang 200,000. Tapos ang sabi niya, donate ako sa'yo next year, 125,000 ulit, January. So what does it mean? Nag-donate siya ng 125,000 noong December, nag-donate siya ng 125,000 noong January. So magkano yung total ng donation niya? Di ba 250,000 pa rin? Matatax ba yung mga yun? The answer is no. Kasi yung tugtog, yung ruling, say ano, isang taon. Okay? Isang taon yung para ma-exempt, di ba? Ay dahil lumampas ka nung kasunod na taon, therefore, wala nang tax yun. Kasi magkaiwalay naman sila eh. Yung January at December, eh magkaibang panahon, di ba? Kung sakaling nangyari sa kita, December and January. Hindi katulad na kung sakaling i-donate mo ng isang bagsakan, dinonate mo ng 250,000 sabay-sabay, magkakatax ba? Eh di yes, kasi nga more than 200,000 per year. So again, yung ginawa mo, yung tinatawag na tax avoidance. Maraming ganyang scheme, okay? Sa accounting, maaaring iba, mapag-usapan natin as we go along, okay? Ang sinasabi lang natin, maaaring magkaroon ng escape sa taxation na kung saan legal yung paraan, ang tawag doon ay tax avoidance. So walang nakolekta doon ng gobyerno. Okay, the next one, the next term is this what we call tax evasion. Lagi din naririnig sa TV yan. And actually, yan yung bawal, okay? Yan yung intentional na hindi pagbabayad ng tax, okay? Tax dodging, okay? Yung tipong talagang tinatakasan mo, okay? Talagang intentional mong hindi ka magbabayad ng tax. Ang tawag doon, tax evasion. May kulong yan, okay? Kasi nga, ang tax ay hindi naman siya utang, but rather it is an obligation, enforced contribution natin yun. Okay, tax evasion, okay? Next, tax exemption. Ito naman yung mismong tax rulings na nga, ang gumawa ng exemption. In a sense na, sabi nila, oh sige, payag kami, walang tax na yan, okay? So therefore, okay? So escape yun from taxation kasi nga, in-exempt siya. Exempted na nga. Okay, meron ding mga ganyan, pero yung mga example, as we go along na lang. Next is this what we call shifting, capitalization, and transformation. Yung mga yan naman ay parang papasok siya doon sa category na kung saan may nakolekta pa din ang gobyerno. Okay, lumipat lang sa iba. O sa ibang paraan nga lang nangyari yun. Okay, ang ibig sabihin ito kasing tatlo, walang nakolekta ang gobyerno dyan. Naka-escape yung dapat magbayad. Okay, walang nakolekta. Samantalang ito escape, okay, in a sense na may nakolekta pa din pero maaaring hindi sa kanya. Okay, ano itong shifting, okay?
ako dapat yung magbabayad, okay, pero ipinasok sa iba. May mga tax kasi na pwedeng ganun by nature. Halimbawa nga ay yung VAT, di ba? Let's say, ako dapat yung magbayad ng business tax, therefore, ipinapasa ko dun sa kasunod. Kasi yung idea kung sino yung huling consumer ng item na yun, okay, therefore, siya yung totoo na nagbayad ng tax. Kasi nga, pwede mong ipasa indirect tax. Shifting naman yun, okay? When we say capitalization naman, yan naman yung tipong tumaas yung value ng property. Okay? Na basically, kapag ka ebenenta mo, magkakaroon ka ng gain. Di ba magkakatax yun? Okay? Kasi nga, para may kita ka pa din. Pero anong ginawa mo? Okay? Sabi mo, yung pagtaas ng value ng property, hindi mo muna siya binenta. Therefore, nandun lang siya. Okay? Therefore, nagkakaroon ka ng escape from that moment. Okay? In a sense na, hindi ka kasi matatax dahil hindi mo pa naman binibenta. Yung pagtaas ng value ng property, okay? Yung gain na nga na yun, unrealized gain, ay nakakapitalize. Okay? Dun sa item na yun. Okay? Kaya therefore, escape pa din siya. Kasi nga, hindi pa natax kasi nga kinapitalize for the moment. Okay? And then the third one is this what we call transformation. Okay? Ano naman yan? Kasi alam din naman kasi ng mga negosyante na kung sakaling magkakaroon ng tax, tataas, okay, tataas yung presyo na babayaran ng customer. Na maaaring ang thinking nila, okay, alam kong may tax yan, therefore tataas ang presyo, baka hindi na bumili. Hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, pwede kong ipasa ng ipasa yung taxes, di ba? Ay tataas yung presyo, lalo na mawawalan ako ng customer. So therefore, anong gagawin nila? They will transform. In a sense that, they will try to reduce or eliminate their losses. In a sense na, let's say, kunwari, nakita nila ang kaya na lang nilang bayaran ay 35 pesos. Okay? So therefore, ang gagawin ko, para 35 pesos pa rin nila mabili. Okay? Kahit halimbawang, okay? Halimbawa na yung tax ay mas tumaas. Okay? Therefore, gagawan ko ng paraan para yung aking production ay mas maging efficient. Para mawala yung mga losses. O gagawin ko ng ibang diskarte. Ang tawag doon, transformation. Yung sistema yung binabago. Pero at the end of the day, may tax pa din namang nakolekta na encourage lang yung efficient o okay, operation. Ang example ko dyan, okay, hindi ko alam kung maaalala po ng lahat. Okay, nung nagkaroon ng tinatawag na ano, ng taxes on ano, sugary beverages. Okay? In a sense na may pagkakataon na nagmahal, okay? Nagtaas ang presyo ng mga juices katulad ng iced tea, ng 8 o'clock, ng Tang, kasama na rin yung mga soft drinks. Okay? Nung panahon na yun, okay? Dati mura lang yung mga soft drinks. So, kumagay mas mahal na ngayon kasi nga pagka-tax na. Pero sobrang mura dati nung soft drinks. Ngayon nung na-introduce yung tax na yun, nagmahal yung dating 12 ons, yung dating 8 ons, mas nagmahal kumpir dun sa dati. So therefore, itong mga consumer, anong nangyari? Hindi nila kayang afford, hindi nila kayang bilihin. Therefore, anong ginawa ng mga company? Okay? Nag-develop sila ng item na mas maliit. Okay? Loba si mismo, si sakto, kumbaga mas lumiit siya. Para yung presyo, okay? Ay same-same lang din. Can afford pa rin ng mga ano, ng mga buyer, okay? Pero yung content, syempre umunti. Siguro nag-adjust din sila sa costing, nag-cut sila ng kanilang profit, nag-transform. So yun yung isang example ng transformation. Okay, laging gagawa at gagawa ng paraan ang mga negosyo para kumbaga bumili pa rin sa kanilang kalang produkto. Kaya nga itong taxation at itong mga negosyo, yan ay parang tugtog na sinasayawan, okay, ng mga negosyo. At kayo nagsiset niyan, therefore, sasayawan namin kami. Kayo, gagawa namin ng diskarte, okay, para kumbaga ma-minimize, okay, ma-avoid namin yung tax na yan, okay, ma-transform, okay, yung aming negosyo. Depende sa kung anong nangyayari sa current scenario, okay? This is what we call tax amnesty naman. Yan yung parang pagbibigay ng clean state, okay, bagong simula sa mga taxpayer. In a sense na, maaari nga kasing meron kang atraso, okay, sa taxation. Di ba nga ang sabi, hindi siya nagpe-prescribe. So therefore, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo pa rin bayaran yan. Ang ibig mong sabihin, let's say sa manahan na lang, matagal nang namatay yung ninuno mo. Hindi pa rin naipamana sa iyo. Bakit may tax daw na babayaran bago may transfer yung titulo?
So therefore, lumipas na yung 10-15 taon, may mga surcharges na yan, may mga interest na yan, may mga penalties na yan. Hindi mo matransfer, di ba? Kasi sabi mo, wala nang babayaran mo. Or alam mo, meron ka talagang atraso. Okay nga lang, edi parang ano, naglalaylo ka lang, sana hindi nila ako makita. Something like that. Then one time, nagkaroon ng tinatawag na tax amnesty. Anong sabi dito? Amnesty, di ba parang sa mga preso? Di ba yung tipong pagpapatawad, something like that? Pero iba pa yung condonation, ano? When we say amnesty, sasabihin nila, okay, lahat ng mga merong atraso, hindi na namin kukulektahin yung mga interest na yan, yung mga penalties na yan, mga surcharges na yan. Okay, therefore, anong ginawa mo? Sabi mo, ito na yung pagkakataon para matransfer sa akin yung titulo. Para matuloy itong transaction na matagal ko nang tinatago. Okay, na sense, pag pumunta ka at sumurrender ka, sabi mo magbabayad ka na. Okay? Mag-charge ka pa ba ng mga penalties na yun, ng mga add-ons na yun? The answer is no. Okay? Because there is what? An amnesty on that particular case. Para kumbaga, magbigay ang gobyerno, okay, ng pagkakataon na magsimula ulit yung mga yun. Na actually, at the end of the day, itong tax amnesty, okay, ay favorable pa din sa government. Bakit? Isipin mo, sila yung mga dating hindi mo makulektahan, sila yung mga hindi mo masingil, okay, sa pagkakataong iyon. Pero dahil nagbigay ka ng tax amnesty, na-encourage mo sila na lumabas at magbayad ng tax, okay? Tax amnesty yun. Okay, tumuloy pa tayo. We have this what we call tax condonation. Ito na talaga yung pagpapatawad ng tax. Provided, merong ano, merong justifiable reason. Kumbaga, let's say, na-determine ng ano, ng government. Okay, so therefore, huwag na natin itong ano, parang kolektahin. Hindi mo na ito babayaran. Papatawarin na namin ito. Okay, provided meron kang mga dahilan, may mga evidences in between, okay? May pinag-usapan kayo. Therefore, the government, okay, can condone, okay? Maaari niyang patawarin, okay, yung tax na babayaran mo. Okay, na basically, as we move on, as we go along, okay, ito na mga doktrina na to, ay palagi pa din nga nating babalikan. Kaya nga sabi natin kanina doon sa introduction, okay, bakit nuplinas, bakit ganun yung ginawa mo? Malamang nandun yun sa doktrina. At ano yung mga doktrina itong mga to? Maaring wala siyang significance ngayon, pero as we go along, babalik at babalikan natin yung mga yan. Okay, sana meron kang natutunan, ano? Kahit pa paano. So, kung sakaling nag-enjoy ka, maaaring nyo i-like itong video lecture na ito. Pero kung gusto nyo pang may mas matutunan sa ating taxation, mga principles, nandito lang yung iba pa namin mga discussion, maaaring nyo nga panood. So, yun lamang at maraming salamat.